Eh, kita nyo, di ba? Ang history natin, parang alam mo, kahit ngayong araw na ito, July 4, di ba? Sa history natin, bago mag 1962, ito ang Independence Day. Na ikinalauna, noong 1962, sinabi ni President Macapagal, hindi. Ang Independence Day ay June 12. Tapos so nalipat na yung petsa ng Independence Day, kahit doon sa puntong iyon, nagbabago, di ba, Professor Shao? Opo, ang kasaysayan, pwede naman talagang magbago yan eh. Pero kasi, di ba, siguro unahin natin na history is like chismis. Di ba? kasi ako, ayoko namang anuhin yung ano, actually hindi na siya bata, no? Yung artista. Kasi opinion niya yun eh. Opinion niya yun eh. And in fact, lahat yung sinabi niya doon, may punto. History can be, anong tawag doon? Can be, may interesting term. Ang tawag niya ay filtered. History can be filtered. History can be biased. History can also be opinion. Mm-hmm. Pwede yun. Pero may nakakalimutan. At yung nakalimutan, yun ang pinaka-importante. Ano yun? Yun yung metodo. Method. And because history is evidence-based. That's why hindi pwedeng chismis. Pagka na-verify na yung chismis, hindi na siya chismis. Ganun po yun. So, yung ginagawang metodo, yun po yung verification. So, kaya yun ang komento ko doon sa statement na yun, na wala namang masama doon sa sinabi niya except that yung pinakamahalagang elemento ay nagkulang. At yun yung ebidensya. Ito ah, tatanungin ko lang kay Professor Shao, dito sa nabasa ko, kasi parang na-intriga ako eh. Paano nga ba kinakalap ng mga historians ang impormasyon na ginagamit nila para isulat, no, yung kasaysayan about a certain time period, no, about a certain event? At ito yung nakuha ko sa American Historical Association. Okay. Ang sabi ng American Historical Association, Professor Shao, syempre alam na alam ni Professor Shao, ang sabi niya, history is not, naka-bold letters pa yun, history is not a collection of facts about the past. History consists of making arguments about what happened in the past on the basis of what people recorded in written documents, in cultural artifacts, or oral traditions at the time. So ibig sabihin nun, Professor Shao, mismo ang American Historical Association ay sinasabi niya na hindi komot sinusulat nila to ay ito'y base sa facts mismo. Sabi niya, maaring ito ay base sa mga kung ano yung oral traditions. Ito na ba yung chismis doon? Maaring chismis, oral traditions, at meron din yung documents and cultural artifacts. So, paliwanag mga sa atin, Professor Shao, ano ba itong tatlong bahaging ito? Well, basically, pag sinabi mong cultural artifacts, ito yung mga kagamitan na maaaring magpaliwanag sa atin. So, halimbawa, bakit tayo naniniwala na ang mga ninuno natin ay may paniniwala ukol sa kaluluwa na sila ay sumasakay ng bangka patungo sa kabilang buhay at kailangan magkaroon sila ng mabuting kalooban para makapunta sa kabilang buhay? Kasi may artifact na tinatawag na manunggul jar. Dahil libingan yon, tapos merong kaluluwa, may an interpretation, so opinion yon, pero based on folklore din sa paligid dun sa lugar na yon, i-analyze mo na yung mga ninuno natin naniniwala doon dahil yun yung nilagay nila doon sa banga na disenyo. Now, okay. Bakit mahalaga yung analysis na yun? Kasi, kinuwento mo na yung facts. Ang fact dyan kasi, may artifact na natagpuan na libingang banga, 500 years before Christ, yung sabihin, 2,500 years ago, na manunggul dyan. Yun lang ang fact doon. Oh? So, yung interpretation doon, yung sinabi ko. Diba? Yung sinabi kong, ano ang implication naman? May implication yan. Ano yung argument? My argument is this, that our ancestors, they are not bobo. They are not walang paniniwala. They have a civilization, they have a kabihasnan, meron silang kultura. No? And that means that we Filipinos did not come from stupid people. Okay. So, yun mismong argument is not in the fact, but is in your interpretation, but is still based on the facts. Ibig sabihin, kasi ang historian, hindi pwedeng nagkukwento lang. Dahil yung kwento lang na yun, wala siyang saysay. Kasi kakasaysayan nga eh, kailangan may saysay.
So kwento lang, walang, kaya mo may puro kwento, walang istorya, di ba may kantang ganun. Pero binibigyan niya ng kahulugan yon. Pero batay pa rin sa, una, doon sa ebidensya mismo na natagpuan niya. Pangalawa, magkukumpara siya ng ibang ebidensya na baka yun din ang makikita mo sa ibang lugar, sa ibang ano. So, ganun din sa pag-confirm, halimbawa, kung ano yung nangyari at a certain event. No? Halimbawa, yung huling mga oras ni Pangulong Marcos, may magandang account dyan, yung isang security, yung kanyang ano, aide-de-camp, si Arturo Aruisa, yung Malacanyan Tumakiki. And that is a published, recorded, no? Hindi lang chismis ni record niya, and it was also verified by other eyewitnesses. No? So, pwede mong yun ang gawing basis mo doon. So, in that sense, para kasi ang nangyari, di ba sabi nyo, based sa, ano tawag dito, based sa mga maid, na nakakita. Hindi chismis yun kung nakita nila yun. Diba? At kung na-confirm ng iba. So parang niliit mo din yung narrative mo. Pag sinabi mong history is like chismis. Kung kasi nasabi mo, may pinagmumulan. Pinanggagalingan yung iyong narrative. Kasi, may tanong ka kay Professor Shao? Yes, partner. Dr. Shao, paano nyo naman sinasala kung ano yung ilalagay nyo sa mga libro na nababasa natin ngayon o namin ngayon mula doon sa mga usap-usapan lang. Sabihin na natin, mga chismis, mga kwentong kutsero po. Madali lang naman yan. Hindi siya madali, pero madaling ipaliwanag ito. Titignan din natin kung anong ginagawa ng mga journalist. Of course, ang kaibahan ng journalist sa istorya na ay, ang journalist kasi will report the facts of an event today. Ang kaming mga historian, we will report what happened in the past, the story of the past, but not only that. It doesn't stop there. We will interpret and look at the implication and make meaning to it in our lives today. So kinoconnect mo pa rin sa ngayon. So analysis na yon. So kwento ng past plus analysis, historian. Kayo, journalist, kwento ng panahon ngayon. Okay. Pero yung method is almost the same. Oh, verification. Pag narinig ko na si Sherry Ann Torres, sorry sa example, ay nabuntis. Diba? Kunwari, anong gagawin ko? Unang gagawin ko, tatanungin ko, itetext ko si Ma'am Sherry kasi textmate kami. Diba? Noon pa yan, nung nasa kabila pa siya, ini-interview na niya ako. Ma'am Sherry, totoo ba? Ayan. O, parang nababasa. Parang nababasa ni Professor Shao yung Viber chat natin siya. Bakit alam ni Professor Shao na usapang buntisan? Hindi, kasi sabi na kanina, parang may birth pains daw yung simula ng programa. Anyway, so tuloy mo, Professor Shao. So ganun, ano? And then, or, di ba kapag nakakaminig tayo ng chismis tungkol sa mga artista, ay, parang may balita tungkol sa hiwalayan, di ba? Ang galing nating historians pag tungkol sa chismis. Pero yung history, ginagawa nating chismis. Nakakaloka. So, halimbawa, bine-verify natin, sinabi ba talaga ito ni ganito? Sa siwalayan na yon, sino ang dahilan? Ay, parang babae yung dahilan. Pero, inuendo pa rin. Pero narinig mo from the source na, ay, meron ang dahilan pala, third party. So, parang gano'n. Nagbe-verify ka. Ang tawag doon, triangulation of sources. Primary pa yan, secondary source, tapos pagkukumparahin mo. At okay, yung closest, excuse me po, yung pagkukumparahin mo, yung nangyari doon sa bawat account, kung ano yung nagtutugma, that is the most likely what happened. Okay. Sige, Professor Shao, no? Kaya din naman nagsimula ito dahil pinag-uusapan nung artista, no? Na kung saan po nagmula itong controversial statement na ito, doon sa ginagawang pelikula, no? Yung Made in Malacañang. At ito daw ay narrative doon sa punto de vista ng mga tao na nasa loob ng Malacañang during the last 3 days, sa huling tatlong araw ng mga Marcos bago sila lumipad papuntang Hawaii. So, yung bang narrative na yun, masasabi natin kung ito ang sinabi nilang nangyari based on their own experience, no? At meron pa silang parang consultant dito. I believe parang pinsan pa ata ito ni Pangulong Marcos. She is a Romualdez, no? Historical consultant daw siya. Masasabi ba natin na kapag pinalamas itong pelikulang ito, ay ito ay historical revisionism or this is another side of history na hindi lang natin pa
natatalakay. Hindi ako makakapag-komento tungkol dyan dahil wala pa tayong pelikulang napapanood. That's why, okay, kung napapansin ninyo, kung hindi lang naman ako tinatanong, hindi ko naman talaga ito pinag-uusapan kahit sa social media ko. Kasi uh-huh, ayoko may dumagdag doon sa malaki na yung publicity nila, okay, para dumagdag pa ako dyan. Mm-hmm. Ano? Eh, pinag-uusapan na ng lahat eh. Eh, hindi naman ako bayad. Bakit ako magde? Nagbibiro lang ako, ano? Pero ibig ko sabihin, kahit bayaran niyo ako, hindi ko gagawin 'yan, ha. Hindi okay, hindi ako magpo-promote ng pelikulang 'yan dahil siyempre, uh-huh, no? Ibang perspektibo sa akin. Pero yeah, ganito, no? Ganito. Hindi pa natin napapanood, pero kailangan nating isipin lagi na ang mga pelikula ay hindi talaga history. Ako na nagsasabi, kahit ako historical consultant, ang pelikula ay art form. Ang pelikula ay kumukuha ng creative licenses. Hindi eksaktong-eksakto yan, opa, sa history. Kasi mm-hmm, art po yan. Mm-hmm. O, ibig sabihin, may creative na gagawin yung, ano, yung mga director. Dramatization, syempre. Oo. Mm-hmm. So, in a way, historical revisionism yan. Pero in, ano yan, ang nire-revise mo, yung isip-kaisipan ng tao sa argument rather than the history itself. Mm-hmm. Mm-hmm. O, kasi hindi naman history yung film. Yan ang, yes, kailangan nating maintindihan. It's not a documentary. Oh. It's not a documentary. It's not whatever. No? Pero ito sasabihin ko sa inyo. Ako ba, inaallow ko ba yung different perspective? Sure. Kasi yeah, baka naman, pagka nakita ko yung pelikula, mm-hmm, tapos nag-match siya dun sa sinabi ni Aruisa, diba, sa mga events, mm-hmm, baka naman tama din yung sa perspective nila. Kasi perspective naman nila yun eh. Opo. Diba? Hmm. At kung kunwari, ito nga ang maganda dyan, kung kunwari may ibang perspective tayo, edi pag-usapan natin. Within, correct, the film, di masaya, di ba? At least, mm-hmm, na pag-uusapan. Now, yeah, ang takot ko dito is really more of hindi yung pagiging accurate ng events, kundi yung ano yung implication sa tao. O, kasi ganito, well, of course, ang lahat tayo entitled to our opinion based on Article 3 of the Constitution. And ang masaya dyan, as long as your opinion has basis. Pero halimbawa, ang isang kinatakot ko o medyo hindi ako masyadong agree ay yung pinalabas na picture recently na pumapasok yung tao sa Malacañang Palace, diba? Tapos sinabi ay agaw kapangyarihan yun. Now, in that, we can have arguments on the basis of the legality of that statement. Bakit tinawag na agaw kapangyarihan yung EDSA Revolution kung dapat 1973 pa lang natapos na yung termino mo? Pero pinahumaba lang ng humaba sa mga machinations mo sa politika. No, that's one. Number two, yung contentious yung election at nagkaroon ng revolution. Yung revolution na 20 years na yung tao ay nasa iisang leader lamang, maraming tao ang hindi nagustuhan yun, kaya pumunta sila sa Malacañang at sinabi natin, matagal kayong tumira dito, inangkin nyo ang palasyo, ginawa ninyong inyo, pupuntahan na namin at aangkinin namin. Now, mm-hmm, of course, hindi ko sinasabing walang looting na nangyari doon. In fact, maraming, siyempre, kapag pumasok yung mob dyan, hindi lahat ng tao dyan ay mabuti ang loob. Mm-hmm. So, mm-hmm, tama din yun na may looting, hindi masama yung nangyari kasi sinira yung mga painting, may mga dokumentong sinunog, di ba? Mm-hmm. Pero ano yun, masamang nakakalungkot yun, pero hindi mo sasabihin overall na agaw kapangyarihan because you are discrediting the only or the one of the only if not the only victory of the Filipinos in front of the world. Mm-hmm. A united Filipino, which is the, okay, People Power Revolution. Okay. So parang sinasabi mo dyan, eh, walang, yeah, kwenta yung ginawa ng mamamayang Pilipino.